talagang mapang-asar ho ang ang impact leadership. So ngayon, ang tanong dito, sino nga ba ang totoong nanalo sa loto? Hoy, bato-bato sa langit ang matamaan. Huwag magalit ha. So ngayon, balikan lang natin ha, short recap para magets nyo yung konteksto ng content natin ngayon. At bakit umabot nga ba dito tayo sa tanong na sino nga ba ang totoong nanalo sa loto? So ngayon, nung isang araw, pinuna yung editing skills ng PCSO. Kasi di ba may nanalo na humigit kumulang jackpot, 43 million. Tapos, kitang-kita naman, di ba, yung editing skills ng PCO na siyang pinuna ni Raffy Tulfo. Kasi di ba nakakapagtaka, totoong tao ba to or hindi, bakit ganyan yung itsura. And then may sumagot naman habang pinuna ni Raffy Tulfo. Ang sabi, inamin nilang edited yung photo na yan. Pero for security purposes, totoo yung tao pero inedit po yung damit ng nanalo. So ang dahilan kung bakit nila inedit, it is that because nung una daw, nung may nanalo, nagreklamo. Kasi mukha lang daw yung binlurred pero nakilala daw yung kanyang saplot, yung kanyang damit. So ngayon, ang ginawa ng PCSO, inedit pati yung damit. Pero guys, kataka-taka ha, kita nyo naman sa picture, hindi ako nagsisinungaling. Yung gilid ha, yung gilid, nakikita nyo yung gilid sa may siko ng babae, 2023, PCO, diba PCSO, ano na? Alam nyo guys ha, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, just to be fair din naman ha, kasi walang perpektong administrasyon. Hindi ako basher ni Pangulong PBBM. Alam niya na loyalista ako. Pero sabi ko sa inyo, ang paglilingkod ko ay para dito sa bayan. Sa administrasyon ni Pangulong PBBM, ang nakikita ko lang na may sabit is yung PCSO. Pero hindi naman malala. Kagaya dito sa administrasyon ni Duterte na talagang napaka-evil, sabi ng iba. So ngayon, tingnan nyo guys ha, yung gilid ng babae, yung kalendaryo 2023. Diba? Nakakaloka. Nanalo 2024 tapos 2023 yung kalendaryo. Edited din ba yung 2023? Diba? But anyway, ito na. Move forward na tayo sa topic na to. Pero just to ano guys ha, just to be fair, kasi there is no perfect administration. I hope na sana itong PCSO ay maimbestigahan. And yung kung ang issue dito is yung damit, abay dapat PCSO nagpapanalo nga kayo ng humigit million, 100 million, 'di ba? Umabot na nga ng billion yung pinanalo nyo dito, tapos kahit isang damit hindi mo lang kayo makapag-provide para sa mga nanalo. Kung ganyan yung concern nila, dapat nag-provide na lang din kayo ng mga damit ng mga nananalo sa ano dito sa loto para naman gets namin na ay siya nanalo to. 'Di ba? Dapat mag-provide kayo ng specific dress or polo t-shirt, yung damit ng mga classical winner. Diba, napakasimpleng paraan lang, hindi nyo magawa ng solusyon. Kaya kayo binabash eh. Diba, nadadama yung administrasyon dahil sa inyo. Anyway, ito na nga. Ang tanong dito, sino nga ba ang totoong nanalo sa loto? Si Paolo ba? Or si... si Sarah? Kasi tingnan nyo guys, oh. Congratulations, bettors. Loan bettors spends 125 million in 11 days. Talaga nga naman. Bato-bato sa langit. Ang matamaan. Huwag magagalit. Diba? Oy, totoo naman kasi guys. Kasi not unless na sagutin ni Sarah Duterte tong kanyang issue sa 125 million within 11 days, abay hindi kami magngangak-ngak. Kasi 'di ba, tinanong siya, saan mo ginamit? Hindi man lang nagkaroon ng magandang liquidation, ano yung mga other expenses? Kasi within 11 days, trip planting lang ang napuntahan ng ano, ng 125 million. So, tinatanong siya kung saan mo ginamit tong 125M sa loob lamang ng 11 days. Eh hindi siya ito sumasagot. Up to this moment, hindi siya sumasagot na nakipagbardagulan pa muna. Diba? Tapos, ito din guys, ito yung malala. Davao Bettor reportedly received
51 billion in 2020 to 2023. Wah! Diba? Oh, kung sinasagot nyo yung mga pinupukol na question sa inyo, hindi kayo ginagawa ng ganyang memes. Diba? Nakakaloka. 51 billion during pandemic. What? Ano yung napuntahan ng budget na yan? Saan na-allocate yan? May infrastructure ba? Talagang holy land na ba ang Davao? Hindi na ba binabaha sa Davao? Hindi na ba mahirap yung Davao? Diba? Napaka-holy land naman yan. Eh, bakit hindi pa sinama dito si, ano, si Kadigugan? Diba? Oh, betters, winning in formally issue. Oh, winning in the issue of, ano, drug war. Oh, diba? Nakakaloka. Anyway, basahin din natin to. Congratulations, Better Family, Davao City, 1st District Representative Paulo Duterte reportedly received a total allocation of 51 billion in unprogrammed funds during his father's term presidency. 2020 pandemic. See? Lumaki, lumobo ang kanyang budget sa huling tatlong taon ng kanyang ama. Even though itong si Sara Duterte, yung CIF niya. Diba lumaki ho yung confidential funds ng kanyang anak nung mag-i-end na ho ang termino ng kanyang tatay, even though pandemic. Diba? Na during that time, we don't have money. We need to borrow money from the other country para ho makabili tayo ng vaccine, ma-sustain natin yung mga hospital facilities, di ba? Equipment kit sa mga nurses, di ba? Ang dami nating naging problema during pandemic. Tapos malalaman-laman natin kung totoo man itong sinabi ni Appropriation Committee Chair of Congress na si Representative Zaldeco, kasi si Zaldeco yung nag-eliminate ng budget at siya yung nag-justify kung saan ginamit tong budget na to. So, if ever natotoo man to, abay, napaka, di ba? Napaka walang hiya naman. Kasi, habang naghihirap ang mamamayang Pilipino, kayo, inuulan ng pera. Kaya, di ba, wag na kayong magtaka kung ginagawan kayo ng mga ganitong memes. Kasi, you know, hindi nyo naman sinasagot yung sagot, yung question. Instead itong si Paulo Duterte, alam mo kung ano ginawa niya, yan o, pulburon. O, naka-receive ho si Duterte ng pulburon, sa kanyang ama ng pulburon. Diba? Nililihis niyo yung issue sa totoong issue. Even though itong si Digong, sinakayan yung pulburonic issue. Na yung totoong issue dito, yung ni-reveal ni Las Cañas, na drug of all the drug lord of Southern Philippines. Diba? Nililihis nyo yung issue. Bakit naman ganun? Ako'y nagtatanong lamang. Bakit nyo nililihis ang issue? Nakakaloka. Grabe oh. Literal na confidential winner. Si Sara Mau. Grabe, simpleng ginagawa nila sa simpleng pamamaraan ng panduduga. Tama ba yan? Mahal daw ang mamamayang Pilipino. Pero ang laki ng iniwang utang sa ating bayan ng binabayaran ngayon ni Pangulong PBBM ay talagang sandamakmak na laki. Grabe, yan yung talagang totoong ano, yung betrayal of public trust. Diba? See? Ano nyo kami? Ginagawa nyo kaming tanga. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Itong sa PCSO issue na to, dagdag ko lang sa inyo guys, napakahirap din naman kasing i-justify, sa totoo lang, kung merong nanalo or wala. Kasi, lalo pat naririnig ko na, sige, bayaran mo to, 30 million, mananalo ka, 43 million. Di ba, parang may mga ganun na binabayaran yung mga winning lotto numbers. Kaya nga sabi ko, parang di na to tama. Sa administrasyon ni Pangulong PBBM, yung PCSO lang talaga, yung may tama. Diba? Yung talagang nakakasira sa administrasyon, lahat naman okay. Diba? DOH, okay naman.
yung mga iba't ibang ahensya, okay naman. Pero yung PCSO, pati yung DepEd, yan. Yan yung mga palpak sa administrasyon ni Pangulong PBBM. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimali. Siya nyo. At nagbabalik ulit sa ating panibagong video.